ipagpatuloy natin ang kwento ng dalawang magkaibigan na si Seb Juana at Marl Lujo. Sila ay dalawang nagtatrabaho sa parehong kumpanya. Si Seb Juana ay maagang pumapasok at minsan late na rin umuuwi para matapos lang ang kanyang gawain sa trabaho. Sinisigurado niyang lahat ng kanyang trabaho ay tapos at maayos dahil ayaw niyang masira ang tiwala sa kanya ng kanyang boss. Si Marl Lujo naman ay late nang pumapasok at maaga laging umuwi. Laging papetik-petik sa trabaho at hindi ito pinapahalagahan. Wala siyang malasakit sa ginagawa niya dahil ang mahalaga sa kanya ay ang makauwi ng maaga kahit hindi pa tapos ang pinapagawa sa kanya. Ang tanong, sino sa palagay ninyo ang mabibigyan ng promotion at mabiyayayaan? Si Seb o si Marl? Siyempre, si Seb, di ba? Grabe naman, ganun din sa ating buhay. Ako din ay naniniwala na tayo ay pinagkatiwalaan ng Diyos ng talento at karunungan. Ano ba 10 bagay na humahadlang ba sa isang tao na maging isang kasibuana tiponaryo? Oo, yan ang pag-uusapan po natin. Una, luho. Ang luho po ay mga bagay na hindi naman natin talagang kailangan pero pinagkagastusan. So, the more luho you make, the more gastos it will take. Number 2, inggit. Alam mo na ba na tuwing naiinggit ka ay parang pinupuno mo ng hinanakit ang iyong puso? At sa tuwing nararamdaman mo ang inggit, nadadamay na rin pati ang mga taong nananahimik, lalo na ang pitaka mong nananahimik. Number 3, katamaran. Tatandaan po, kapag tamad tayo sa ating buhay, hindi dadaloy sa buhay natin ang pagpapala. Kaya alisin natin sa ating kaisipan, ang sistema, ang katamaran. Number 4, kayabangan. Yung gagastusin kahit na hindi naman nasa budget, oo, para maging in lang, pero baon naman sa utang, oo. Nako, malamang. Yan din mga klase na hindi nakakaipon. Tandaan po natin na hindi na natin kailangang i-please ang ibang tao at magiging maganda sa paningin ng iba. Pero said naman ang ating pitaka. Katakawan, gluttony sa English. Siya yung sobrang-sobrang busog na, eh pero takaw mata, gusto pang kumuha. Wala namang masama no, kung tayo po ay mahilig kumain. Yung dapat kakainin natin, sapat lang. Kung sobra-sobra kumain, tsako, na talagang yung pag-iipon mo ay maapektuhan. So, imbis na kumain na sobra-sobra, kumain lang tayo ng tama at masustansya. Tsak na pati, ang ipon mo ay hindi madidiskaril at masisira. Oh, number 6, ay tinatawag natin procrastination o pagpapabukas. Bukas ko na umpisan. Kaya mga kasibuana iponaryo, sana naman iwasan natin ang ganitong pag-uugali na hindi naman maganda. Yung alam mo, maganda sa ating plano sa pag-iipon ay walang mangyayari kung hindi tayo mag-uumpisa. Dapat parating sinasabi natin ay mag-iipon na tayo. Gagawin na natin. Now na! Oo. Pumunta ka na agad sa Cebuana Luwilier at magbukas ka na ng micro savings account. Tapos ang gagawin mo, maghuhulog ka ng iyong ipon pa 50-50 araw-araw. Diba? Gawin nating habit yan, pag-iipon. Huwag tayong tatamarin at ipabubukas na lang. Sigurado ako kapag ikaw ay nakapagbukas ng micro savings account sa Cebuana Luwilier, magiging habit mo na ang pag-iipon. Wala ka na magiging dahilan para ipagpaliban ang iyong planong makaipon. Tatandaan po na ginagawa po natin pag-iipon para sa ating kinabukasan para tayo ay makinabang. Number 7, pagiging waldas. Nako, natural na sa pagwaldas ang isang tao. Lagi itong walang pera at broke. At kung wala laging pera, sigurado ako na hindi makakaipon. Kasi wala ngang iiponin. Number 8, sangay, bisyo. Bisyo na to. Oh, nako, alam mo bang napakahirap mag-ipon kung may iba't ibang uring bisyo isang tao tulad ng sugal, alak, sigarilyo at marami pang iba? Gamitin natin ang mga pera sa tamang pamamaraan. Para yung mga ika nga, pinagpaguran po natin, eh meron naman ika nga eh pupuntahan. Number 9, kawalan ng disiplina. Tulad lang ng disiplina yan, di ba? Ng pagkain, ang hirap talaga magpapait kung walang disiplina. Ganon din sa pag-iipon, matutukso ka na gumastos sa mga bagay na walang kakwenta-kwenta. Dapat po ay may disiplina tayo sa ating sarili. Dahil kung wala, tsak na, wala tayong magiging ipon. Number 10, kawalan ng tiwala sa sarili.
sa ating magsisimula ang tiwala at kakayanan natin na makapagtabi ng pera para magamit sa ating kinabukasan. Dapat ay huwag na nating gawin ang mga bagay na ito at iwasan na natin. Kaya nga, huwag ka nang mag-alala dahil kasama mo kami ni Ninong Seb na tutulong sa inyong ipon journey. At ituturo pa namin sa inyong mga effective techniques para tayo ay makaipon.